What's up mga kalas? Dito kami ngayon sa Anchorage sa China. Balik at natapos lang namin mag-loading ng fertilizer. Kahapon ngayon, nag-angkurahe kami. Kasi nag-antay kami ng... Anong nantay na doon? Mensahe ba? Sa clearance. Nag-antay kami ng clearance para mag-unot at saka nag-antay kami ng pilot. Kasi walang schedule sa pilot ngayon eh. Baka bukas pa kami makakita rin ito. Ngayon, maglagay kami ng ano? Ng ram neck dito sa hatch cover number 1, number 2 at saka number 3. Ngayon, dito muna kami sa ngayon sa number 1 hatch cover kasi ilagyan namin ng ram neck to kasi protection to para di mapasa yung kagana sa loob kasi hindi na yung fertilizer. Bawal mapasa. So, okay naman to kung hindi ilagyan ng ram neck. Pero protection na to kaso ba mas masyada para iwas na rin pa sa mapasaan kami ng kargada. Ngayon ito naglagay kami ng ram neck. Ito ang ginagawa namin ngayon, ang install namin dito, lagyan namin ng ano muna ng marine plywood para baka minimize din kami sa gasto sa ram neck ba kasi ano kasi ito eh. Kita nyo, malaki yung butas. Kaya paglagyan ng ram neck ng buo, marami magasto. Kaya ang ginagawa namin, lagyan namin ng plywood para dito na lang sa gilid lagyan ng ram neck. Para hindi gaano magasto ba? Para madali lang din ano. Yan, chipmate kami lang. Undads. Ngayon lang mga kalas. Ngayon, nakita nyo naman ako. Nag-upisa na kami. Naglagay kami ngayon. Ito, gilid-gilid mo lang, balik, lagyan namin dito. Tapos lagyan na namin dito. So, mga kalas, hanggang umaya, makita namin sa inyo kung paano maglagay kami ng ano, ng ram neck, yung mga something marino ba. So, sige mga kalas! Technique kasi dito sa China ngayon medyo umpisa ng winter, malamig na yung simoy ng hangin ba kaya hindi ganong mainit ngayon kaya ginagawa namin para yung ram neck didikit siya sa bakal, ginagamita namin ng blue torch para kapit siya ba, nakapit siya dito sa bakal. Kaya ang ginagawa namin ganito, itingin muna namin yung ram neck kaya nito yan, itingin namin yan ganyan. Tingin namin yan. Ganyan. Magasto nga lang to sa bala, sa Bluetooth. Pero okay lang kasi hindi naman sa amin to eh. Sakit na niya pa. Ito. Tingnan nyo. Oh, ganyan lang. Tingin namin kunti. Pagkahiting yan, saka namin idikit dito. Yan. Tingin yan. Dikit na yan. Hindi na basta-basta matanggal yan. Dikit. Isang katutak pa na alon nito. Nasa sampa. Wala yan. Wala yan. Alright. Ngayon, tapos na kami dito sa isang parte. Ngayon, sa kabila na naman. Kabilang parte na naman. Bali, unahin namin muna dito sa gilid. Para kapit siya ba? Ayan o. Tingin ko muna dito. Tapos yan. Para makapit siya kasi... Ito kasi sa bandang uno yung ano sa masyada. Kasi loaded kami ngayon, mababa yung barko namin. Kaya pag magmasyada, dito talaga kadalasang matamaan dito sa mabanda dito. Lalo na pag masyada sa bandang stribor, kaya dito talaga. Dito yung ano ng tubig. Kaya magawa namin. Para hindi siya matanggal, hinihiting namin ng maayos. Ayan. Mamaya, lagyan pa namin ito mamaya. Ito banda. Pero pagkatapos na dito, ulayin muna namin sa taas. Para sigurado hindi mapasukan ang tubig sa loob. Thank you.
lighter. Ito na kami ngayon sa Hatscover number 2. Kasi yung number 1 tapos na kanina, ngayon dito na kami. Katatapos lang din namin, lilipat na kami mamaya sa 3. Magkape muna kami para mamaya tapos kape, punta na kami sa 3. Ito nga, sinan mo. Yan yung sa number 2 mga kalas. Okay na yan.